Guys, ibabayban rin yun ako. Guys, about dun sa t-shirt, di ko alam kung ilang pieces ang i-release ko. And hindi ko din alam kung anong kulay. Kasi pangit naman kung puro white, diba? Kung black kasi, mahirap siya kasi yung lining niya is black. Feel ko mga nude, ganun. Eh, ang problem dyan is yung mismong kulay nung stickers, may pagka-nude siya. So, try kong bagayan. Siguro 50? 50 muna i-release ko? Tatry ko muna, guys. Ano pa lang yun? Parang free trial lang muna. Magkano yun? 5K! May kiss mark yun. Tsaka pirma. Sizes? Ano lang? XS to medium. Print dun sa ano, dun sa t-shirt. Gagawin ko din ng sticker. Overpricing. $4,500 na lang. $4,999. Kasi pag nakikita ko sa mga tindahan ng damit, laging may $999 sell. Ano yun, no? Sa pricing. Kulang lang piso, di pa piniso, no? Para sarado. Joke lang, kayo naman, magbabenta na agad kayo ng kidney. Ano yan? Worth 5K yung kidney nyo? Hindi ganun. Siyempre, yung pricing depende yan kung magkano yung gagastusin ko sa ano, sa print, and din yung own design ko, and, you know, 150. Ano yung presyong tiyanggi? Presyong tiyanggi yung putik. Wag na. Yung wall chan kasi, for me and love yun. Yung wall chan na yun is yun yung magiging name ng clothing if ever nag-decide kami na gumawa ng clothing line together. Wall chan. Tsaka kasi guys, the reason why medyo mahal siya, 50 lang i-release ko dito. Feel ko yung mga next is mga ibang design na it depends sa high demand. Olay! High demand! Alam ko sa concert lang yun. Tama ba yun? Guys, huwag niyong kukunin yung Wallchan na brand kasi sinabi ko na sa live doon, ipapakulong ko kayo kung kukunin nyo amin ng Wallchan. Mga witness kayo dyan. Ipapakulong ko kayo. This is a proof. Screen record nyo to. Maganda din yan sa hoodie. Gusto ko talaga siya sa hoodie. Mga ano, alam nyo, nanonood kami kanina ng opening nung arrival nun ng mga season 5 and then naalala ko yung akin. Naalala ko yung nung ako nung season 2 kasi same date and same team, summer team. Tapos naalala ko yung ganun. Tapos sabi ko nung first day ko, sobrang excited ko, kinabisado ko yung sasabihin ko, ganun. Tapos nakalimutan ko. Online class era pa nun eh, dala-dala ko pa yung uniform ko nun eh. Tapos yun, halos ngayon lang din nag-sync in na 1 year na ang nakalipas. And ayun, in 1 year, ang dami nagbago, di ba? Tapos ayun, naalala ko nun, 40 plus lang yung viewers nung opening eh, nung opening ng season 2, sobrang konti lang talaga, 30 to 40 lang yata yun. Basta 40, basta nandun sa 40 na yun. Walang comment na nag-hype sa amin. Hi, Shao! Walang nag-hype talaga sa amin sa comment section. Like, sheesh! Wow, shawty, sheesh! Thank you, XX! Tapos, ayun. Wala talaga. As in, sobrang tamad na tamad kami. Tamad na tamad kaming mag kung anong gawin. Kasi wala pa din challenge yun. And, ayun. Tapos, yung first challenge namin is padamihan ng followers, diba? Thank you, Shao! And di naman ako ganun. Wala pa naman talaga akong supporters noon. And sobrang hirap maghakot ng supporters from TikTok. Sobrang hirap. Thank you, XX!
ayan na ang magtropa eh, no? So, naalala ko yun. Tapos, pagpasok ko dun, ano, wala akong dalang makeup talaga. Tapos, kagarap-karam ko sila Zaira and sila nagme-makeup silang ganun. Sabi ko, ano yung nilalagay nyo dito? Sabi ko ganun, ah, yan yung primer. Ano yung primer? Sabi ko, saan ginagamit yan? Yung parang ganun. As in, wala talaga ako kaalam-alam. Tapos, nagkukulot si Celine na, nangihiram ako, pwede yung mangiram ng pangkulot, ganun. Tapos, yung mga damit na dala ko, yung mga damit ni mama ko nung nasa Japan siya. As in, halos mga damit niya. And, ano nun, bago ako pumasok ng talk, yung ipon kong 2K, pinambili ko ng mga damit. Mga damit na gagamitin ko. Kasi, sabi ko, ano yun, reality show yun. Dapat maayos yung itsura, ganun. Tapos yung mga damit ko talaga dun, ano talaga. Eh, sa Nepo kasi, mga mura lang yung damit dun, mga 100, ganun. Tapos yun, amazing kasi, one year ago yun. Sino? Let's go 500! Thank you, Nene. Thank you, Honika. Kaya nag-aano ko nun eh. Minsan bin, thank you, wala, happy 500. Mag-stay lang ako konti kasi hindi pa ready mag-ride sila. Ano pa nun eh, may mga nababash din sa akin na, ano, ganyan pa rin yung forma mo, di maayosin yung forma mo. Sabi ko ganun, wala namang mali sa forma ko eh. Kailangan ba poporma ka kung depende kung anong status mo sa buhay? Diba? Kapag ba marami ka ng pera, dapat ginto-ginto ko yung mga suotan mo. Diba? Akala ko nga dati, nung before ako pumasok, akala ko. Kasi ang in-expect ko, sabi ko, siguro pag sumikat ako, iba na yung mga damitan ko, sobrang bongga na. Alam mo yung parang mga vice ganda na suotan, mga malalaking mga damitan, ganun-ganun. Parang wala, ganun pa rin. Kasi, ang dami-dami kong shoes, pero yung madalas na sinusuot ko, yung Converse na same kami ni Lavi. Diba? So, hindi mo kailangan magdamit based sa status mo. Ayoko kasing pinapakita sa mga tao din yung lifestyle ko na ayokong ipakita sa tao na may pera ako. Alam nyo kasi guys, yung mga simpleng tao lang, like, hindi nyo mapapansin na sila talaga yung may kaya. Kaya kay Ryan din. Parang same din kami ni Ryan na ayaw namin finiflex. Yung totoo naman kasi may maipagmamayabang naman talaga ako sa pinaghirapan ko to eh. Okay lang naman ipagmayabang pero kasi ayoko talaga yung i-brag all the time. Pero ang dami din kasi nagmamaliit sa talk din. Ngayon mga nagmamaliit. So sa talk parang ginawa kaming ano. Diba? Galing sa hirap. Oo, galing naman talaga kasi ako sa hirap. Pero nung naranasan ko yung buhay, like Japan, doon na naging spoiled na ako ng konti. Pero hindi ibig sabihin nun is ganun pa rin ako. Kasi never kong in-spoil yung sarili ko. Never kong in-spoil yung sarili ko. Kasi pag ako nagmayabang, magagalit si mama. Hindi kita pinalaki ng ganyan. At ayoko din, kaya tsaka pag nag-anak ako, ayoko nang maarting anak. Alam mo yun, ayoko nang maarting anak.
Tsaka yung sa, ang dami din nagbabash na hindi mo mapulot-pulot yung tae ni Twixie. Kasi kakaiba yung amoy ng tae ni Twixie. Tsaka kasi ano, tatae siya kapag may ginagawa kapag naghuhugas ako. Ganun, diba? Oh. Pinupulot ko yan, ha? Pinupulot ko yan. Lagi ako nagpupulot ng tae, mga syunga. Ikaw ba naman, meron akong tatlong aso sa Pampanga. Yung kwarto ko, amoy tae ng aso. Pati yung issue. Pati yung paglunok ko ng plema. Alam nyo, may mga times talaga na malulunok at malulunok ko yung plema ko. Ano yung ibuga ko dito? Hindi naman nakakahiya. Tapos may mga minsan naman biglang gaganon talaga. Pati tuloy yung plema ko na bash. Seryoso. Diba? Kaya pag may nakita kayong basher, tawanan nyo na lang. Kasi alam nyo, pag pinagtatawanan nyo, nabubuisit yan. Nagbubuisit yan. Yung pag kinoment nyo is puro tawa lang. Magbubuisit at magbubuisit yan. Ako kasi, before ko sila i-block, pagtatawanan ko muna, iinisin ko sila syempre. Deserve nila yun eh. Mind your own plema. Oo, no? Kung ano-ano na lang ibinabash kasi nila kasi wala na silang mahanap na pwedeng i-bash sa amin. Pero sa totoo lang, talagang nagsawa na talaga ako sa mga basher. As in, nagsawa na talaga ako. Wala na akong time makilaban. Parang, ganun. Hi, Xiao. Parang okay. Okay. Nakakapagod dati, Gina G ako eh. Sige, bullshit kayo ah. Ganito kasi yan, hindi naman talaga ako si ganyan. Ganun-ganun pa ako, explain pa ako. Ngayon pag may nakikita ko, kahit malala, sabi ko, black. Tawa muna, black. Paulit-ulit kasi, so alam niyo yun, akala ko sila yung magsasawa, kakagawa nila. Ako pala yung nagsawa. So ayun, wala na din ako masyado pake. Nakakaumay, di ba? Yung kahit ano explain mo, hindi talaga sila magbabago. So, hayaan na lang. Kasi, umay na umay talaga ako. Dati naiinis ako, ngayon umay na. Like, parang wala na siyang kirot dito. Wala na talagang kirot dati kasi, hindi ganito. Hindi ako ganyan tao. Bakit ganyan yung mga sinasabi niyo ngayon? Hindi naman ako ganito. Bahala ka yan. Yung ganun-ganun na lang. Napuno mo na. Grabe kasi ang imagination nila, totoo yan. Hindi, kasi ganito yan. Kapag kasi ganun yung mga tao, may problema sa utak yan. So, bilang matitinong tao tayo, intindihin na lang natin. Intindihin na lang natin kasi mga ano yan eh, mga, you know, may saltik sa ulo. Siguro may problema sila sa utak. Thank you, M. Reyes. Thank you. Don't lose it together, but it don't matter. My job is to... Kino lang sila sa pagmamahal. Kasi alam nyo, kung pinalaki ka ng maayos ng parents mo, hindi ganyan ang magiging utak mo. Diba? Ano lang sana, alam niyo yun, wala, baka lalong gawin pag sinabi ko eh, wag na. Manggaron kasi sila eh, pag sinabi ko, guys, wag niyo pong gawin to maya-maya, yung mga basher, yun yung gagawin eh. Kaya hindi na lang ako mag-talk. Mag-expect to patronum na lang ako. Diba, pag sinabi ko, guys, napanghihinaan ako ng loob, I feel so insecure, I feel so ugly, maya-maya, ang pangit-pangit mo! Gaganong-ganong sila eh, ng mga ugali nila. Tapos, guys, alam mo yun, parang, ano yan? Guys,
hindi po parang hindi ako niloloko nila. Bitas mamaya, niloloko ka ni Nigel, niloloko man, niloloko yan. Kung ano yung ano, no, kung ano yung sinasabi mong huwag gawin, yung mga basher, yun ang gagawin. Tapos kapag, guys, nade-depress ako. Ayan, nade-depress ka, sige, ma-depress ka lang, deserve mo depress. Ganun eh. Mga baliktad ang utak. Nakaka-depress sila. May skip sila, omsim. Alam na alam. Alam ko na kasi nga na umay na talaga ako. Kaya alam ko na mga gawain nila. Nanonood sila niyan. Nanonood sila. Sa mga basher dyan. Honestly, napuno na ako. And wala na talaga akong pake sa inyo. Kaya magsayang lang kayo ng oras. Thank you na lang sa low-key pagiging fan nyo. Alam niyo ba, dagdag kayo sa engagement ko. Pero ayun. Alam ko lang dito kayo. Thank you, Janelisa Kim. Nandito kayo. Maraming salamat sa yun, pag-hate nyo. At nandito kayo sa 2.4 viewers. Dagdag yan, malay nyo mag-top 1 ulit ako sa ano, top streamer dahil sa inyo yun. Maraming maraming salamat sa inyo, ha. Ayun. Welcome back, Janelisa. Good luck pala sa mga manonood sa Blackpink. Pa-shoutout nyo na lang ako sa best friend kong si Lisa. Shoutout nyo na lang ako. Let's go, Bulacan! Si Rosina. Nar. Bulacan. Thank you, M. Reyes. Sino mga pupunta? Press 1. Sheesh. Sheesh. Thank you, Shao. Wow. Thank you. Wow, Shao. Thank you. Arigato gozaimashita. Thank you, Janelisa Kim. Asa na si Angel XB? Na-miss ko na siya. No? Bigla ko siya namimiss eh. Alam niyo ba, minsan may mga times na bigla akong magigising in the middle of the night, tas bigla akong mapapaisip, asa na yung supporter ko na yon? Yung mga ganun, bigla ko lalang maiisip na ganun. Yung, nasaan na kaya yung dating nagka-ano sa akin, nagbabagsak, ganun. Bigla ko sila naiisip, like, oh, like sila Z-Squad, like, yung isang araw, bigla ko nagising. Nakikita ko si Angel XB sa Twitter, pero hindi ko na siya nakikita sa live, sabi kong ganun. Si Mayan nawala, no? Pwede ko pag nagbalik yun, magkakagulo. Na-miss ko siya. Ayun, guys. So, mag-end na ako. Ayun, ang gusto kong sabihin din is, guys, wag nyo kaming i-compare sa mga bagong content creator. Ayan, i-compare nila ako nyan. Ayan, matik na yan, i-compare nila ako. For sure yan. For sure. Oh. Yan. Basta, guys, ayun, please respect them. Hindi nila re-respetuhin yan. Hindi nila re-respetuhin yan. Oh, hindi nila re-respetuhin yan. Tapos guys, wag nyo din akong hanap-hanapin sa 247 kasi syempre, ano mararamdaman nila, di ba? Oh, hanap-hanapin ako niyan sa ano sa 247. Hanap-hanapin niyan ako para mainis yung mga ano, sisi. Ala, ano na, yung mga sinasabi ko yung gagawin nila. Tingnan yung mamaya niyan, iko-compare nila ako. Iko-compare nila kami, ganun. Ayan, guys. Kala nyo, ha? Ayan, guys, ano lang, wag nyo iko-compare, guys, again. I know na one day, mamahalin nyo din sila. And, ayun, thank you for staying with me din. Kahit, wala ako sa
season 5. Thank you for staying. Sobrang na-appreciate ko yan. And sana mag-stay pa rin kayo. And ayun. Thank you, XX. Thank you, XX. And ayun. Thank you! Hala! Thank you so much! Thank you. 600 na para sarado. 600. Mahal ka. Thank you sa loyalty, guys. Thank you so much sa loyalty. Na-appreciate ko yung ano, yung sinasabi niyo sa Twitter na si Angga pa rin, si Angga pa rin. Di ko alam, nakaka-touch lang. Thank you, guys. Thank you. Natatouch ako talaga eh. Dope. Let's go, let's go, let's go 600. I'm so touched. Uy, pero hindi nakapasok yung ano si Camila. Feel ko ipapasok yun pag ano, may sent home. Hindi pwedeng paghiwalayin yun, di ba? Sino yun? Yung kambal ni Karina. Thank you, Michiko! Thank you, appreciate it. Thank you, maraming maraming salamat sa inyo. I love you guys. Thank you, Jen Lisa. Thank you. Mag-live ako bukas. Ayun. And tatry ko din maglinis ng buong bahay para once kasi na natapos na sobrang comfortable na mag-live eh. Bye-bye guys. Right time. Tweet ko. So, abangan nyo si Labi. Positive comments lang ha. Positive comments. Uy, yun na ba? Nasabi ko eh. Magbabash yan sila. Oh, magbabash yan sila. Sabi ko kasi mag-positive comment kayo. Oh, magbabash yan sila. Ah, magbabash sila for sure. Hala, ibabash nila sila. Kasi sinabi ko mag-positive comment lang. Hala. Magbabash sila. So, ayan. Kung nandito man ang mga mods ni Lavi, you know what to do. Double check tayo dyan. So, ayun. Kailangan ganun yung mata nyo. Itabunan. Alam yung mga sinabi ko, ha? Wag yung ano, in support, Lavi. I-boost natin yung confident niya by dropping gifts. Basta yun. Ang attendance natin is Gail, crush mo ba si Angge? Yun ang ano natin. Yun ang attendance natin. Gail, crush mo ba si Angge? Ganun. Okay. Gail, crush mo ba si Angge? Okay, bye-bye guys. I love you all. Mahal na mahal ko kayo. Thank you sa panonood and support. I'll see you guys tomorrow and si Lavia. Please, huwag niyo siyang isad. Love you!